So mga tol, masamang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Sapagkat sa kakatapos nga lang po ng laban ni Mark Magsayo kontra sa Meksikanong si Ray Vargas na ginanap sa Alamudom San Antonio, talo nga po si Mark Magsayo via split decision. Maganda naman po ang pinakita ng Pinoy sa laban at pinakita ang the best nito. Bumagsak pa nga po ng isang beses si Ray Vargas at nakarecover naman ito. Ngunit sa naging laban nila, lumamang itong si Ray Vargas at nakuha nito ang panalo sa mga mata ng judges. Kaya naman, si Ray Vargas na po ngayon ang bagong WBC Featherweight World Champion. Nananatili pa rin pong undefeated si Ray Vargas. Umabante ang record sa 36-0. Samantala naman ang kababayan natin na si Mark Magsayo, nakalasap ng unang talo sa unang pagkakataon sa karera niya sa boxing. Bumagsak ang record sa 24 wins and 1 loss. So ang nag-iisang world champion po natin na natitira ay tuluyan na din pong nawala ng titulo. So sobrang saklap nga po ang nangyari. Sunod-sunod na po na naubos ang ating mga world champion. Una si Jerwin Angkas na natalo dito kay Martinez. Janrel Casimero na na-strip ang titulong WBO. Nonito Donaire Jr. na may hawak noon ng WBC Bantamweight. Natalo kay Naoya Inoue via technical knockout sa round 2. Rene Marquarto na kampiyon sa IBF minimum, natalo dito kay Daniel Valladares. At ngayon naman ay itong si Mark Magsayo na natalo dito kay Ray Vargas. Ngunit hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa mga tol, sapagkat meron pa rin tayong Pinoy na lalaban sa world title shot ngayong July 13. At walang iba kundi ang dating former 4-time world champion na si Donnie Asnietes, laban dito sa hapon na si Kasoto Ioka. At gaganapin nga ito sa balwarte ni Ioka sa bansang Japan. Susubukang sungkitin ni Nietes ang titulo na hawak ni Ioka, ang WBO World Super Flyweight. Bukod yan, muli din magbabalik si Jerwin Angkas para sa rematch kontra dito kay Fernando Martinez, at susubukang bawiin ang titulo na nakuha sa kanya. Sa kabilang banda naman mga tol, sa naganap nga po ng labang kanina sa UK sa pagitan ng heavyweight division na si Kobrat Pulib versus Derek Cisora ng UK, talo nga po itong si Kobrat Pulib via split decision. Nasungkit nga po ni Derek Cisora ang titulo na bakanting WBA International Heavyweight. Umabante ang record nitong si Derek Cisora sa 33 wins and 12 defeats. Samantala naman si Kobrat Pulib, bumagsak ang record sa 29 wins and 3 defeats. Ang dalawang talo ni Kobalib mga tol ay galing dito kay Anthony Joshua noong 2020, nang pinaglabanan nila ang apat na titulo na hawak ni Anthony Joshua, ang WBA Super, IBF, WBO at IBO Heavyweight. Natalo si Kobrat Pulib via knockout sa round 9 at Vladimir Klitschko via knockout sa round 5. Sa kabilang dako naman mga tol, nagpahayag nga po si Nonito Donaire Jr. dito sa YouTube channel ni Mandrigma 80 Sports. Paliwanag nito na hindi pa daw niya last fight ang magiging susunod na laban niya. Marami pa daw siyang laban. Ngunit kung makikita daw niya na nabubugbog siya sa training, irerespeto daw niya ang sinabi ng asawa niya na tumigil na siya sa pagbaboxing kahit gusto pa daw niya lumaban. Pero alam daw niya sa sarili niya na kaya pa daw niya at marami pa daw siyang maibibigay na laban, dahil marami daw siyang natutunan sa huling pakikipaglaban niya dito kay Naoya Inoue. In this corner, marami magbuha akong laban. Marami pa. Pag hindi maganda yung training at nabubugbog ako, then I have to respect her to say that I'm done. Kahit gusto ko pang lumaban. Kasi gusto ko talagang lumaban eh. But alam ko na marami pa akong maibibigay na laban kasi sa bagong natutunan ko sa ngayon.